Hello mga ka-chicken tour, magandang araw sa inyong lahat. Doon sa mga nakaraang kong video ay na-discuss na natin yung proper incubation, proper egg selection, sa fertility ng mga egg. Pero nabasa ko, marami akong nabasa ng mga comment na nagkakaroon pa rin sila ng problema dahil yung mga itlog ay minsan ay namamatay during incubation. Yung iba naman ay namamatay doon sa last 3 days at maging doon sa mismong araw ng incubation. So meron akong nabasa na namamatay after 5 days na nag-canding sila. Meron naman na namamatay after 10 days. And then meron din na namamatay after yung day 21 na kung saan ay butas na raw yung itlog, nakalabas na yung tuka. Pero hindi pa rin nakalabas yung sisiw sa loob ng itlog. So kaya naisipan ko na gumawa ng video na to para siguro kailangan na magkaroon ng makapag-share sa inyo ng dagdag na tips para makapisa tayo ng mas maganda at ano yung mga problema na yon para maiwasan na natin sa susunod nating pag-i-incubate. Bukod dun sa mga temperature, humidity, ventilation at saka turning of eggs, kung alam na natin yon, so kailangan observe din natin yung ratio ng ating tandang sa inahen. Ano ba ang tamang ratio? Ilang inahen sa isang tandang? So, ang pwede naman ang 10 inahen sa isang tandang, pwede rin ang isa, pwede naman kahit ilan. Pero sabihin na natin na ang ideal na bilang ng isang inahen sa tandang ay 7 inahen sa isang tandang. Ano? Para nang sa ganon ay mababahan ng ayos ng tandang yung mga inahen sa breeding pen. So, yun ang isang factor na maaaring makaapekto kung bakit tayo nagkakaproblema sa pagpisa ng mga ito. Isa pang dahilan ay yung edad or age ng ating mga broad materials or breeding materials. Baka naman dahil sa sobrang tanda na ng ating mga tandang or inahen, isa pa rin dahilan yan kung bakit nagkakaroon ng problema o hindi natutuloy ang pagpisa ng itlog. Ang pwede naman, usually, kahit merong 10 years na yung tandang or inahen ay okay pa rin. Ano? Merong 8 years. Pero usually, ang tandang, pag umabot sila ng 5 years old or 5 years or ang inahen, usually ito ay talagang mababa na or bumababa na yung kanilang similya or sabihin na natin para sa mga tanda, testosterone level. So, importante yung edad. Ano? Isa pa, siyempre yung health ng ating mga broad breeding materials. So, kailangan ang isasalang lang natin talaga yung mga healthy at malulusog na mga inahin at tandang. At nang sa ganon, siyempre kapag may problema na sila sa health nila, ay hindi talaga sila makakapagbigay ng magandang itlog. At kahit yung during yung itlog nila, siyempre magkakaroon din ng problema or mamamatay din during incubation. Isa pang dahilan ay yung sobrang inbreeding o yung tinatawag natin na intensive inbreeding, kagaya ng nasabi ko doon sa isa kong video. Dahil kapag intensive breeding, lalo na kung yung full brother and sister mating or magkapatid sila sa ama at magkapatid din sila sa ina, ito rin yung usually na nagkukos bakit nagkakaroon ng poor hatchability or nagkakaroon ng early death during incubation. Namamatay sila during 3 days or 5 days ng incubation period. Maaaring nagkaroon ng egg damage or crack yung eggshell or yung itlog. So, hindi natin napansin. Maaaring dun sa paghahalo ng mga itlog ay nagkaroon ng nabasag or nagkaroon ng crack pero hindi natin napansin. So, kaya importante na mayroong candling. Kapag nagkaroon ng crack or basag yung itlog, so yung bacteria, kakalat yun doon sa buong batch ng nasa loob na incubator. At yun din ang dahilan kung bakit nilalanggam, no? Yung mga itlog, no? Baka naman isa pa rin dahilan, baka naman kaya nilalanggam ay dahil sa
kapag hinawakan natin ng itlog, maaaring matamis yung ating kamay. So, siguraduhin lang natin na malinis yung ating kamay kapag hahawak tayo sa itlog, lalo na kung manual nating hinahalo ang mga ito. At siyempre, ilagay natin sila sa lugar na hindi naman madalas puntahan ng langgam. So, kailangan nandun sa malinis na lugar yung ating incubator. Isa pang dahilan kung bakit nagkakaproblema yung mga itlog na bakit hindi napipisa ay baka hindi nabababa ng tandang yung inahen, no? So kapag sinalang natin yung unfertile egg, so hindi talaga siya mapipisa. Checkin din natin yung paa ng manok. Baka naman meron siyang problema sa kanyang paa o foot problem. Baaring meron din siyang tibak. Dahil yung tibak, masakit yun. Kapag siya ay bababa sa inahin, hindi siya makakababa ng ayos dahil siyempre masakit yung kanyang paa. Kaya hindi rin niya nabababahan yung mga inahin. Or maaaring hindi lahat ay nabababahan ng ayos. Kailangan yung ating breeding pen ay ilalagay natin sa malamig na lugar dahil pag nagkaroon ng heat stress yung ating mga manok, siyempre kapag mainit, yung kanilang mating activity ay less din, nadi-decrease din, ano? At saka kung maaari, meron din silang privacy. Dahil kapag yung ating mga breeding pen ay medyo nakalagay doon sa lugar na kapag may bisita ay sila ay nabubulabog, so nai-stress din yung mga manok. So mas maganda ilagay natin sa lugar na medyo malayo doon sa mga tao na may access doon sa ating farm or sa ating backyard. So, meron din nagtanong na pagkaitlog daw ba ng yung itlog kapag naitlog sa pugad, kung pwede daw bang ilagay agad sa loob ng incubator. So, yung itlog, kapag lumabas siya doon sa inahin, mainit-init pa yon. At saka yung shell niya, mapapansin nyo, ay sariwang-sariwa. So, hindi maganda na ilagay agad natin yung itlog sa loob ng incubator. Ang pinakamaganda niyan, usually ang inahen ay nangingitlog yan ng tanghali, no? Bandang alas 10 hanggang alas 2, alas 3 ng hapon. So kung naitlog yan, mas maganda i-overnight natin, kinabukasan na natin sila ilagay sa incubator. Pero kung kayo naman nagmamadali, subukan nyo rin siguro mga dalawa at least hanggang mga 5 oras na nakapahinga yung itlog bago natin sila isaalang sa loob ng incubator. Pero yun yung mga karagdagan na tips para doon sa para maiwasan yung mga problema kung bakit hindi napipisa yung mga itlog. Pero siyempre importante pa rin na regularly ay mino-monitor natin yung temperature, humidity, yung turning of eggs at siyempre yung ventilation. Hindi naman dahil maging ito man ay manual or automatic ang ating incubator. Hindi naman komot meron tayong incubator na automatic ay pababayaan na lang natin sila. Kailangan pa rin nating regular na i-monitor dahil yung temperature kapag sobra yung temperature, so nadadry yung itlog. At ganun din naman kapag kulang ang humidity, no? Kapag or kapag sobra ang humidity, ang nangyayari dyan yung itlog ay sa halip na yung moist sa loob ng itlog ay makalabas. Kapag hindi siya nakalabas, so malulunod yung similya or yung embryo sa loob, kaya namamatay. At siyempre, importante pa rin yung sanitation. Kailangan na magdi-disinfect tayo pagkakatapos na nating magsalang. Or pwede rin, at bago magsalang or pagkatapos magkasalang, kailangan nating mag-disinfect. Iwasan natin na mapalagay yung mga itlog doon sa mainit na lugar. Dahil kapag ang mga itlog ay napalagay doon sa mainit na lugar, nagkakaroon ng pre-incubation. Yung pre-incubation, nangyayari yan kapag ang temperature ay umabot ng mga 27 degrees Celsius. So, nag-i-start ng ma-incubate yung mga itlog. So, nagkakaroon ng abnormalities development. At kahit yan ay ma-fertile, usually namamatay din yan during incubation.
Okay, pagdating naman dun sa problema na butas na yung itlog, nakalabas na yung tuka ng sisiw, yun ay dun sa, let's say, sabihin natin na 21 days na at bakit hindi makalabas yung sisiw, no? So ang kadalasang problema niyan, bakit nagkakaroon ng ganung problema ay dahil sa bumagsak or bumaba ang humidity. Bakit? Sapagkat ang tendency natin, siyempre during yung last 3 days ng incubation period, gusto nating itaas, increase yung humidity, no? At ang ginagawa ng iba ay sinasaraduhan yung mga butas ng or yung vents para tumaas yung humidity. So, pero pag ganun ang ginawa, ang mangyayari niyan, masosuffocate yung mga embryo or yung sisiw sa loob. Sa halip na makalabas sila, ay para natin silang sinakal. So, mamamatay talaga sila. During last 3 days, napaka-importante na kailangan ng mga sisiw, ng mapipisang sisiw, mas kailangan nila ang ventilation. No? Huwag niyong sasarduhan yung butas sapagkat napaka-importante. Kailangan nila dahil sila ay humihinga ng more oxygen. So, meron tayong ibang paraan para mapataas yung humidity kahit hindi natin saraduhan. Yan ay na-explain ko, na-demonstrate ko dun sa isa kong video. Inilagay ko na rin ang link ng video, how to increase and decrease humidity. Pakicheck nyo lang ng link ng video sa baba ng video na to. So, ayun, yun ang number one or madalas na nagiging problema kung bakit butas na yung itlog, labas na yung tuka, pero hindi pa rin makalabas yung sisiw sa loob ng itlog. Okay, isa pang dahilan kaya nagkakaroon ng problema ay kapag may napisang isa o dalawang sisiw, ay kinukuha agad natin yung sisiw sa loob ng incubator. Kapag kinuha natin yung sisiw sa loob ng incubator, yung humidity ay lalabas, no? Kapag lumabas yung humidity, madadry yung mga itlog sa loob. Kapag na-dry yan, didikit ngayon yon dun sa shell. So, hindi talaga sila makakalabas. Kaya importante na hayaan nyo muna or hintayin na mapisa muna yung ibang itlog bago nyo buksan ang incubator. So, yan lang ang ilang sa mga maidadagdag kong tips para maiwasan na namamatay na similya or sisiw doon sa itlog. Okay, mga ka-chicken tour, sana nakapag-share ako kahit kaunting dagdag kaalaman or tips sa pagpapapisa ng itlog. So, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click niyo na rin ang bell button para siguradong mapanood niyo kapag meron akong bagong video. Okay, mga ka-chicken tour, hanggang sa susunod. See you in my next video. Good luck!